So ito po ang PC Center at ako po si Julayang, hubad pa rin inyong technician. Ang topic po natin ngayon ay ang wire na dilaw. De, ang wire po na ang topic po natin ngayon is about wind turbine. Ito po ang basic ng wind turbine, o yung energy na alternative energy na gumagamit ng hangin. So discuss na po natin. So, a brief history lang po, ang wind turbine po ay nag-originate sa windmill noong 1800. Gamit 1600 o 1800, gamit po ito ng mga Chinese wind power and then mechanical. Pag ano po ng tubig, pagsalok ng tubig o sa mga irrigation system. So, ang solar po ay alternative din, at ang wind turbine po ay isa ring source of alternative energy. So simulan na po natin yung wind turbine. So simulan po natin sa drawing. Pasensya na po at inuunahan ko na kayo na ako po ay hindi magaling mag-drawing. Kanina po sana ay pagpapraktisan ko ang mag-drawing nito. Ang masama lang po ay nag-MOBA ako. So, ito yung buntot. Yan. Ganyan na lang po. At pangit po talaga mag-drawing. So, yan po ang wind turbine natin. So, ito po ay wind power o yung kinetic energy. And then, pagpasok po sa motor, ito po ay kinetic. Kinetic. Alam nyo na naman po siguro yung ibig sabihin ng kinetic. Hindi ko na kailangan explain pa. Tapos, ito po ay may mga gearbox. At saka po yung synchronous o asynchronous dynamo. O yung po tinatawag nilang motor with permanent magnet and electromagnet para makapag-produce siya ng electricity. DC or AC, 3-phase o single phase. Depende po sa setup niyan. So, yun po ang basic principle po nito ay yung tinatawag na ano nga ba yung term na yun? Dali lang po. Ang term na yun ay sino ba yun? Yung sa hélice. Ito po yung hélice. Nakaganito po yan. O baliktad. Ah, baliktad po pala. Yan. Ito po ay may 90 degrees. Dito po ang drag. Dito ang lip. So, ganyan po kaya umiikot ang wind turbine. So, incorporate na po natin ang wind turbine sa... teka po muna pala. May dalawang klase po ng wind turbine. Isang micro at saka po isang wind turbine lang talaga. So, ang micro po ay kailangan ng mas matataas na pinagtatayuan o kaya ang poste niya ay mataas. Yan po ang isa sa wind turbine. Meron naman pong low torque na wind turbine at saka high torque. So, mas maganda po yung low torque kasi small amount of wind lang, umiikot na po yung motor nyo at nakakapag-produce po siya ng malaking kuryente o yung bulk na electricity, yung sa amperahe po. So, yun po ang common role ng windmill, ng wind turbine. Bulk po yung inaano niya, kumbaga buo-buo po. Hindi po kagaya ng solar na sa peak hour niya lang o yung 5 hour na sun hour, doon lang po siya nakakapagbigay ng buo at pag magandang panahon. Yun po yun. So, wind turbine po ay merong dalawang klase, isa pong vertical at meron pong horizontal. Horizontal. Yun po yung tinatawag niya BAHT at WHT. Ito po ay vertical and horizontal po pala, H po pala.
Wind turbine, yan pala. Ganun po pala yan. BAWT at saka HAWT. Vertical axis wind turbine at saka horizontal axis wind turbine. Tapos meron pa po siyang yung wind turbine lang o yung ginagamit natin conventional, ito po. Wind turbine. At meron po siyang micro. Yung micro po ay wag na natin i-discuss kasi mas maganda po sa DIY wind turbine na vertical. Ah, horizontal po pala. Ito pong nakaganito ang helice. Yan. So, sa loob po nito, ito po ay may synchronous na synchronous motor. Pag sinabi pong synchronous motor, yun po ang nagpo-produce ng electricity o yung asynchronous motor. Na meron po siyang coil sa loob. Parang ganito pong itsura ng coil. Yan. Meron siyang mga windings, tapos meron siyang magnet. Windings, windings, tapos magnet. Windings, windings, tapos magnet. Yan. Hanggang sa makabuo po ng isang buo. At saka yung ano po niya, wire, yung output niya ay single phase o two phase, three phase po pala, sorry. Three phase na AC or DC. Depende po yon. Kasi ang mga conventional po na galing sa abroad, lalo na ang mga galing US especially, meron na po siyang built-in charge controller. So, yung built-in charge controller niya po ay naandito right after sa motor. So, yan pong built-in charge controller ay optional po yan. May naglalagay po sa baba at may naglalagay po sa taas. So, yan po ay isang bridge rectifier lang. Pull bridge. Sabi nga po ni Electroboom ay pull bridge rectifier. Yan. Pull bridge rectifier. Rectifier. And then yung meron po siyang pole at saka meron siyang mga tali. Ano nga bang tawag dito sa taling ito? Kalimutan ko. Basta meron po siyang yung para pong nagtayo lang kayo ng antena ng bahay. Sa pagtatayo po ng solar panel ay may sinusunod pong rule of thumb. 20 feet by 250 feet. Hindi naman po ito not necessarily is rule of thumb, pero ito po yung sinusunod ko o yung common po. 20 feet. Aray ko, makati. Teka lang po, nangangamot ako. Okay. 20 feet yung pole mo. 20 feet yung pole. At saka po, 250 yung radius niya. So, ito po halimbawa yung inyong solar panel. Yung inyong pole, andito po sa ibabaw ang inyong wind turbine, yung radius niya po 250 po yan, 250 feet na walang obstacle o kaya yung pwede pong magkaroon ng wind turbulence. Kasi pa nagkaroon po ng wind turbulence, hindi po iikot ng maganda ang inyong wind turbine kasi magwiwigil po yung hélice niya. So, kailangan po niya yung walang obstacle sa paikot niya. So, ang principle nga po palang isa, kaya 20 feet, kailangan mataas para walang obstacle at pagtaas po, paglakas ng hangin. So, yun po. So, ang wind turbine po ay may formula. Pero sinubukan ko pong i-simplify ang formula ay talagang wala po akong makita ng simplification ng formula. So ibibigay ko lang po sa inyo yung simpleng formula para makuha niyo yung watt hour niya o yung pong energy na ipinoproduce niya. So hindi ko po alam kung tandang-tanda ko ang formula. So ito po ay P equals pi divided by 2 times R to the second at squared times B cube times power and times N. So yan po, wala po akong makita ang simplification ng wind turbine, sorry ho, at nasanay po ako sa solar.
Then, ang isang basic example ko na lang po ay halimbawa merong ang wind speed po ay 10 mph, miles per hour. Nakakapag-produce ka ng 100 watts. Pag po nagdoble ito, mhp, ito po ay papatak ng 600 watts to 800 watts, depende po sa tama ng hangin. Yun po, at depende po sa laki ng inyong wind turbine. So, ang pinag-uusapan po natin yung DIY ha, hindi po yung mga naka-install sa mga yung nagpo-produce po ng kilowatt at megawatt na wind turbine. Ito po yung mga DIY. So, hanggang watts lang po tayo. So, hindi po pag sinabi na ang setup ko ay 500 watts, iko-compare mo sa 300 watts, hindi po basta-basta ito po ay hindi po mas mataas ang 500 watts. Depende po yan sa torque. Kung yan po yung low torque, yung taas ng pagkakasetup sa kanya at saka po doon sa radius ng hélice niya. Yan po ang pinagsusukatan lagi, yan pong radius ng hélice. At saka depende po sa hélice. So ito nga po pala, bago ko makalimutan, itong pole na ito ay nakadepende po ang ingay nito sa inyong blade. Kasi may blade po na talagang mawigil at may blade po na silent, inaabsorb po nung bandang dulo niya yung turbulence ng hangin. So yun po. So hindi po basta mataas ang iyong pangalan nito, motor o yung synchronous dynamo mo, yung may permanent magnet na generator, ito po ay malakas na. Ito po ay depende sa pagkakasetup ninyo. Kung pagbabasihan lang po yung laki ng motor, eh talaga pong malaki yon. Pero depende po yun sa kung mataas yung torque, mababa ang torque, yung pagkakasetup mo. So, ganun po ang wind turbine. Not necessarily the wattage. Yung pong tama ng hangin, hélice, at saka yung pong position ninyo. So, yun po isang pinakamahalaga pag nagsesetup kayo. At saka po may tinatawag na flower ring. Flower ring o flower cycle. O basta ganun po. Tingnan nyo po sa Google, i-search nyo lang po yung wind chart para malaman nyo po kung sa parte ng Pilipinas kayo na andoon kung malakas po ang hangin. Yun po. Tapos po, ang inyong wind turbine ay sa maintenance naman, ito po ay usually ang nasisira lang is yung bearing. Yearly o kaya every 2 years o 1.5 years, i-check nyo po lagi yung blade. Pag nasira po yung isa, papalitan nyo na po yung tatlo para balance po lagi. Para po yung hélice ng electric pa, na pag may damage yung isa, nagkakaroon ng drag. So pag nagkaroon ng drag, uneven po yung ikot ng hélice. So ang may po-produce na pong kuryente ay kaukonte at hindi kayo magiging efficient, at ang unang-una masisira po yung bearing po. So moving on na po tayo sa pagsisetup naman ng teka lang, may pakikita pa po pala ako sa inyo. So ang pagsisetup po ng solar ng wind turbine ay kung kayo po ay sa bubong. So ito yung bahay mo, yan yung bubong. So pag tama po kasi ng hangin dyan, magkakaroon po ng turbulence yan. So ang tama pong setup, hindi po kayo magse-set up sa pinakatore ng bubong. Kung dito po ay po pwede kayong mag-set up, ito po sa lugar na ito, dito kayo mag-set up ng inyong wind turbine. Kasi ang takbo po ng hangin yan, pag tinamaan nito, ito pa ganun po yan. So sa halip na makuha po ng hélice nyo yung lakas ng hangin, hindi po niya makukuha kasi yung takbo ng hangin po ay papaganon niya. So dito po nagno-normalize na po ang takbo ng hangin. So yan po ang mga obstacle sa pagtatayo ng pagtatayo po ng wind turbine. Tandaan niyo po, kung may obstacle kagaya niyan, halimbawa po ito,
dito po kayo maglalagay ng wind turbine. Yan. Kasi po, pag tama ng hangin dyan, gaganyan po yan. Yan, gaganyan pa po yan. So, pag ganyan po yan, maganda na po ang tama ng, sa prevailing, pag tama po ng prevailing winds, yung maganda na po ang kuha niya ng hangin. Unlike po pag dito, sa may drag, yung ipinuwesto, masama po ang tama ng hangin nyo dyan at hindi po siya makukuha ng prevailing wind. Yan po ang isang principle ng pagkakabit ng wind turbine. Dati po ay may wind turbine ako, kaya lang maliit. Pero may nakahingi po. Napakaliit po nun sa akin. Yun po ay DIY lamang na hindi ko na po sasabihin at ako po ay nalulungkot pag naalala ko ang aking maliit na DIY. So, continue na po tayo. So, shout out po pala sa mga subscriber natin. Pasensya na po kayo at ako po ay magulo pa ang isipan at ako po ay katatapos ko lang mag-MOBA. Naghabol po ako na naghabol. So, tingnan ko lang po yung mga nagpapa-shoutout. So, continue na po tayo. So, ang setup po at inaabangan ninyo ay ito po. So, ito po yung ating wind turbine. And then, ito po yung pinaka-tail niya. Yan po yung umaano ng hangin. Parang wind vane. Yung position ng hangin. And then, yung pole niya. And then, nandito po yung synchronous dynamo nyo or yung optional na charge controller na binubuo ng bridge rectifier. Bridge rectifier. Yan. And then, yung cable po, dito pupunta. So, one wire lang po ulit tayo, kagaya ng groundings natin. Alam niyo na po mong tapad-tamad ako mag-drawing ng dalawang wire. And then, papasok po yan sa, kung wala po itong built-in regulator sa taas, ayun nga po pala, bago ko makakalimutan ulit, pag bumili po kayo ng wind turbine, yan po ay hindi upgradable. Ang upgradable lang po dyan is yung blade o yung pinaka-elise niya. So, pag bumili po kayo ng 12 volts, 12 volts na lang po talaga yan. Pag bumili po kayo ng 24 volts, 24 volts na po talaga yan. At alamin nyo po kung meron siyang built-in charge controller o kung wala. Kasi kung wala po kayo, kailangan nyo po ng charge controller. Dito. Yan po, kailangan yung charge controller. At alamin nyo po kung yan 3-phase to 1-phase o kung yan po ay DC or AC. Kasi meron po nabibili na AC, then padadaanin mo po sa bridge rectifier para maging DC siya at para maging regulated yung kanyang DC. And then, yan po ang charge controller. Papasok po siya sa battery. Ito po yung battery natin. Pasok po sa battery. And then, papasok po siya sa inverter. Inverter. Para din lang pong panel ito. Pero may kaunting pagkakaiba. Tapos, hindi na po natin muna lalagyan ng mga breaker ha. Pero kung gusto nyo po, lagyan na po natin ang breaker dito. DC disconnect, breaker. DC disconnect. Disconnect. Tapos, breaker disconnect. Battery disconnect. Tapos, yan. Ganyan lang po setup niyan. Simpleng-simple po.
Pero kung kayo po ay may 12 volt system, pwede nyo pong lagyan dito ng yan. 12 volts o kaya 24 volt system. Yan. And then, itong ang charge controller nga po pala ay hindi kagaya ng solar panel na tuwing umaaraw, may araw lang nagcha-charge. Ang charge controller po ay maumaga, magabi, matag-ulan. Basta po tinamaan ng hangin, magpo-produce po yan. At pag kayo nga po pala ay bibili ng charge na wind turbine, ang hanapin nyo po yung bulk charger. Ibig sabihin po noon yung buo-buong kuryente ang inilalabas niya. Kasi ang usually pong setup ng wind turbine ay pagdating niya ng 95%, hindi po kagaya ng MPPT controller yan na meron po siyang state na MPPT, boost, float, yan. At saka ito pala ay merong ano ba ito? Brake. May brake po siya. Yan. At saka itong si equalize. Tapos ang charge controller po niya yung ginagamit ay standard. Kung 12 volts, 12 volts lang po. Kung 24 volts, 24 volts lang po. Meron po yan setting na parang simplify na lang po natin. Ito ay 12 volts, ito ay 24, ito ay 48. Kung ganun po mabibili nyo. So meron lang po siyang selector dyan. Kung gusto nyo dyan, kung gusto nyo dyan. Naka-standard na po yan na ang 12 volts po ay 14.1. Tapos ang 24 volts yata ay... Ilan nga ba ang 24 volts? Basta meron pong 24 volts yan na standard lang po para sa kanyang charging. So, ito po ay mga 36 volts. And then, yung po sa 48. Yan po. Ito pong brake na ito naman ay ginagamit kung may bagyo, malakas masyado ang hangin. Ito pong brake na ito, hindi literally brake. Ito po ay pinagsoshort yung ating generator sa taas para po maproteksyonan yung kanyang pyesa o yung kanyang hélice o para hindi siya mag-produce ng over-over na kuryente. Hindi po siya mag-init pag malakas na malakas ang hangin. So, ito po ay may timer na 30 seconds to 3 minutes. Depende po yan sa mabibili nyong unit, yung pong brake niya. And then, ito naman pong si brake na ito ay iikot pa rin po si hélice, pero ang kanya pong sistema ay shorted, so hindi po siya magpo-produce ng kuryente. Hindi po siya magpo-produce ng current. So, hindi po naka-energize ito pag naka-brake. At ito po yung nagbe-brake din pag ito po ay 95% na. Kasi bulk charger po siya, wala po siyang MPPT, boost, float, na state ng charging. So pagdating po ng 95%, automatic tigil siya. Pero pag siya po ay bumaba ng 94%, automatic po within 30 seconds o 1 minute, papalo po ulit ito. At ang isa po pong maganda sa wind turbine, according to the study at saka meron pong supporting documents ng mga battery manufacturer, na mas maganda po daw ang state ng battery kung mayat maya o malimit na i-charge ito. Unlike ng solar na tuwing umaga lang siya nag-charge. Ano pa bang pwede kong ituro sa inyo? So ito nga po pala, ito pong optional na brake ay meron pa pong isang sistema para kung kayo po ay nasa ibang bansa o kung meron po kayong resistive load. So, yung resistive load po, pag po 95%, kung nakasetup po yung resistive load ninyo, dito po yan pupunta. Ito pong resistive load ay isang malaking resistor lang. Or, kung meron po kayong water heater, meron kayong filter,
na pwede nyong gamitin sa water, pagpapalamig ng tubig at pagpapainit ng tubig po, pwede pong diretsa siya dyan. So, ang trabaho po nitong resistive load, ng itong mga resistive load natin, ay para hindi masayang ang efficiency ng inyong motor, para hindi po siya lagi nakabrake at mapakinabangan nyo naman yung inyong kuryente at hindi siya matapon lamang sa mga resistive load. So kung meron po kayo nitong dalawang ito, ito po yung halimbawa yung heater, at yung pong isa kong ginawan ay meron po siyang filter. Yung pong filter ay mainit ang harapan, malamig po ang kanyang likuran. So yun po ang ginagamit do sa mga water dispenser na mainit at malamig, yung pong filter. Tapos ito po, halimbawa yun yung filter nyo, yan, para hindi po siya masayang. Tapos ito po ay papasok din lang sa house load. Yan, ganyan lang po ang sistema ng wind generator o wind turbine. Basta natandaan nyo po, pag magse-setup kayo nito, tingnan nyo munang mabuti ang specs bago kayo bumili. Kasi kung nabili nyo po ay 12, hindi nyo na po pwedeng i-upgrade dyan. Kung nabili nyo 24, hindi na po pwedeng i-upgrade dyan. At kailangan nyo pong malaman kung meron siyang built-in charge controller. Pag wala pong built-in charge controller, kailangan mong bumili ng charge controller. So kung yung iba po ay nagtatanong kung po pwede pong gamitin yung MPPT, pwede po. Pero tandaan nyo po, ang wind turbine, kung halimbawa sa 10 miles, 10 mhp, mile per seconds, mph, basta yun po, kung 10 ang takbo mo at nakapag-produce ka ng 100 watts, pag po naging 20, magmo-multiply po yan doon sa formula na yun at lalabas po yan nasa around 500 to 800 watts. Depende po yan sa motor ninyo. So, dito na lang po sa kailangan yung tandaan ay yan po yung pinakasimpleng explanation ko na po pwede kayong magka-idea kung paano mag-produce ang wind turbine. So, ito po ay bulk. Pag sinabi pong bulk, ito po ay madamihan. So, siya po ay bulk charger o amp rating po yung ginagamit niya. Mas malaki po yung ipoproduce niya, unlike ng solar na kailangan mo mag-expansion na mag-expansion na mag-expansion. So, kahit po naulan, kahit may bagyo, kahit malakas ang hangin, makulimlim, ang inyo pong wind turbine ay pakikinabangan nyo. Pero tandaan nyo lang po na kailangan magandang klaseng wind turbine. Hindi ko naman po sinasabing huwag kayong bumili sa Lazada o kaya sa mga online market, pero tingnan nyo po muna yung review at tingnan nyo rin muna yung specs. So, specs, tandaan nyo po yung principle na 20 feet by 250. So, ito 250 pong ito kahit hindi masyadong masunod. Pero ang mahalaga po itong 20 feet. Ito po yung standard na simula lang 20 feet. So, basta po tandaan nyo pag taas, pag lakas po ng hangin. At iwasan nyo po yung mga may wind turbulence. So, wag po kayo maglagay sa pinaka tok-tok ng bubong kasi sasala po ang hangin dyan. Ganun po ang takbo nyan. So, ang lagay po nyan ay dito. Yan, dyan po ang lagay ng bulaklak. At i-consult nyo po muna o pakiramdam nyo muna o alamin nyo muna kung doon ba sa lugar na paglalagyan nyo ay maganda ang hangin. Kasi kung malakas po ang hangin, maganda po ang wind turbine. Pero kung patay po ang hangin sa inyo, maraming building kagaya sa Maynila, ay hindi po advisable yun kung maraming obstruction. Kasi wala pong lakas ng hangin o kaya hindi makakapagpondo ng hangin para po paikuti ng inyong wind turbine. Ito po ay maganda sa mga tabing dagat, sa mga bundok, sa mga probinsya, maganda po ito. Pero around Manila area, hindi po siya masyadong advisable unless taasan mo po at gumastos ka doon sa pinaka tower mo.
o doon sa pole mo. Yan. Pagtaas, paglakas ng hangin, pagtaas ng may po-produce mong kuryente at basta tama ang pagkaka-setup mo. Yun lang po ang isang inyong may tuturo ko po sa inyo sa ating Wind Turbine 101. So kung gusto niyo pong maintindihan ng maayos ito, yung principle mismo nito at yung tamang pagkaka-setup, pwede po kayo mag-request. Pero ang kasunod pong video nito ay wind turbine versus solar. Alin po ang kaya ang mas maganda? Yun po yun. At ang isa pa po sa susunod nating i-discuss ay yung grounding system. So ako po ay gagawa ng grounding system dito, AC. AC naman sa ating video. So ito po, lalagyan ko po ng CFGI ito para pag nag-ground ako, at lagi po ako nag-ground dito sa loob ng shop kasi pag nagagawa ng mga power supply, lalo sa laptop at saka power supply ng kung ano-ano ba na diretsong 240 volts ay lagi po ako nangangatal. So ito po ang ating isang project natin, yung ating pong grounding system. Meron po akong grounding system sa solar ko naman, at ito po naman ay grounding system ng AC side. So magre-rewiring po ako ng shop. Yung po ang bantayan ninyo at saka po yung ating solar versus wind turbine. So maraming salamat po ulit. Ito po si July ng PC Center. Ang hubad pa rin yung technician. Maraming salamat po.